This is Wendy Majusi Flores, and tonight I'm going to share with you the journey of recovery of my mother. So, na-hospitalized siya noong July 26 for her fourth operation sa kanyang spinal, sa kanyang hip bone. And then, after 15 days, kung saan yun ang first check-up niya, at sinabihan ulit siya na magpapa-opera, parang hindi siya nakasleep. So, iniisip namin, anang hina siya dahil hindi siya makatulog. By the time, tinawagan ako ng pamangkin ko na super daw, namumutla si mother. Lumuwi na daw ako because talagang kailangan niya talaga ng medical attention. So, I immediately called my PSDS para umuwi ako dito. And yun nga, ipa-hospital si mother. And you know what? Mabuti na lang nadala siya. By the time, 30 na lang ang kanyang hemoglobin, ang count ng kanyang hemoglobin. And mabuti na lang, at nang pumunta ko dun, kinulit ko talaga yung doctor. So, inasikaso siya. By the time, mouth breathing na lang ang nangyari sa mother ko. So, na-hospital siya for 11 days. And 5 days, 5 out of 11 days na yun, hindi siya pinakain. Akala ko nga, hindi siya makasurvive, nagalit nga ako noon, sabi ko magre-reklamo ako. But then, kailangan lang niya nagawin para gumaling yung peptic ulcer bleeding niya. Nagkaroon siya ng bleeding, mabuti na lang nakasabay sa kanyang kung hindi, dito daw sa ilong or sa kung saan yung dadalo yung dugo. So, nakakatakot. And then, by the time, hindi siya ang alam niya lang yung name niya. Yung name niya lang. Pero, sabi ni mother, wala daw siyang naalala during those times na nandun siya. And after 11 days, umuwi siya sa bahay. Hindi niya pa matandaan kung anong ginagawa niya. So, ang ginawa namin, medication lang, yung mga ang gamot, pinapainom sa kanya, milk. Pero, yung milk na pinapainom namin palagi sa kanya para maging malakas siya, hindi pala advisable yun. Kailangan pala in a day, one time lang siyang mag-drink ng milk dahil nakakasira pa din daw yun ang sikmura, yung milk. So, hindi na siya nag-milk. So, once a day lang or twice a day na lang siya nag-inom ng milk. And then, after that, nagpa-check up kami sa kanyang internist ba yun? So, nagpa-CBC pero until now hindi pa siya nakuha. But then, okay naman ang pagkiramdam niya. After 2 weeks pa siya bago siya nakagamit ng cellphone pero madalang, hindi siya masyado nagsasalita. Parang wala pa siya sa kanyang sarili ganun. Siguro naka-recover siya after 3rd week ng hospitalization. And then okay na siya after siguro mga 1 month. Siguro mga 1 month na after siya nakapag. And then nakita namin na sobrang hirap siya sa 1 month na 'yon, nagda-diaper siya. So imagine bawat bili namin ng supply niya, gamot at yung diaper niya. Mga 1,000 palagi yon. So, twice yata kami bumibili nun. So, iba pa yung sa gamot niya at sa mga milk niya. Ang ginawa namin, sustained lang yung milk, yung gamot, sustained lang. And then, mga 2 weeks from now, nag-hire kami ng therapist. Doon pa lang siya nakalakad. So, 700 ang namin doon. Ang payment namin, talagang nag-effort din kami para makalakad talaga siya. Mabuti na lang at ngayon ay nakakalakad na siya at nakakausap na din namin ulit siya. So, I am really thankful na tinulungan ako ng kapatid ko, binabantayan siya dito, ginagayad siya dito kapag wala ako kasi medyo malayo ako sa kanya. Nandito talaga yung mga kapatid, nandito talaga yung support ng family, So, ang sunod dyan ay talagang inuuwi namin siya. Palagi siyang biniblender ng fruits, ng vegetables, especially moringa. Nakakalakas talaga yun. Kung hindi nakablend ng moringa, ay nilalagaan siya ng moringa ng aming yaya. So, very helpful ang aming yaya na nakatulong talaga sa kanya. So, dapat makakuha kayo ng ganun na mapapagkatiwalaan niya. Talaga nag-care. Sa mga 1 month or almost 2 months, pinapaliguan namin siya sa labas, doon sa sala, sa datingan, So, talagang okay yung niya, yung kanyang health.
sa ngayon, nagre-recover na siya. Salamat sa Diyos. So, kailangan nang gawin natin yung mga sinabi ko. At talagang hindi natin pababayaan na ganun-ganun na lang. Talagang hindi kami sumuko kay mother kahit garong parang sumusuko na siya. So, lahat ng, attention and effort, ng attention, yung nakukuha naming pera, nandun lang yun sa therapy niya, sa gamot, sa ibang needs, sa food, sa milk. Yung kapatid ko tumutulong sa paggamot, sa pagkain. At yung isa kong kapatid sa pag-aalaga sa kanya ay ang kanyang asawa. And of course, yung yaya at pamangkin namin, tumulong talaga sa kanya. So, dapat nandun ang magtutulungan ang family para talagang makarecover ang mother. Hindi lang talaga dapat hayaan na parang ipasadyos na lang yun. So, mabuti na lang nandun talaga yung family. Yung family lang talaga makakatulong sa bawat isa para makapagaling ang kasama namin, lalo ng aming magulang. So, 78 na yata si mother, and nangyari yun sa kanya 71 years old. Nakailang ulit siyang pagpa-check up, naka 4th time siyang pagpa-check up, pero mabuti na lang nakaya niya ni mother, and I'm thanking God and sa lahat ng tumulong sa amin, mga pinsan, kaibigan, yung nakatira sa amin dati, si Rani, si Auntie Lai. Thank you so much for helping us, and of course, God bless you po sa mga tumulong sa prayer, sa kaibigan ko na nagbigay din ng kanyang tulong. Thank you so much. And I hope kapag nangyari, or sana hindi mangyari, pero yung mga nagkakasatag talaga yung mga oldies natin. So, kailangan natin magtulungan. And of course, hindi natin pabayaan ang kanyang medication, kanyang nutrition, ay dapat ganun. So, thank you so much for watching, and I hope you can help you learn something from this video, and see you on the next video. Bye.